producers, na-confirm na nga na hindi na love team si Marisa at Inigo, pero nakausap natin silang dalawa at friends pa rin naman sila. At saka, ano kaya ang masasabi ni Marisa na si Inigo meron ng international career? At saka si Inigo naman, okay ba sa kanya pag may pumorma ng iba kay Marisa? Naku, Marigo, ang chika nyo, i-push natin now na. Nakakabahan, excited, Marvel movie nga, sobrang 2 years in the making. Finally, and I feel like superhero ako dito. And excited kami ni Maris, syempre na mapanood na tayo. This is our first movie together. And sobrang galing ni Maris dito. I could not stress that anymore. Sobrang iba yung acting niya dito. And I haven't seen an actress play this character as good as she has in a long time. Sa akin naman po, kinakabahan. Mas kinakabahan ako kasi syempre first timer ako na magdala ng movie. And dream ko din talaga na gumawa ng movies. And syempre, diba, parang pangarap namin dati ni Inigo na maging movie stars, mga ganyan. So, if magiging successful to, paulit-ulit kami mag-work. Sana supportahan ng tao. Ang working relationship nyo? I'm open to work with Maurice again, if given the chance. And my realization with this movie was I actually appreciate acting when I made this movie. Dati, I was always playing the same character na taga-America na marunong kumanta. But ngayon, na-appreciate ko na pwede pala akong gumanap ng ibang character. Yes, actually, yung revelation talaga sa movie na to, kaya ni Inigo magpaka-Tagalog boy na bitter sa lahat. Bitter sa lahat. So, na-enjoy ko actually. So, ibang Inigo makikita niyo doon actually. Thanks. Sobrang natutuwa ako sa message nung festival na to. Siyempre, we're celebrating 100 years of Philippine cinema. And para sa akin, we're at a time in the industry wherein lahat nagiging digital na. So, parang medyo nagbabago, medyo hindi na nanonood yung mga tao. And we wanna promote Philippine cinema. More than competition, gusto namin lahat ng pelikula na masuportahan. Pero, go. Kasi for me naman po, hindi mo din talaga alam, hindi mo malalaman kung ano talaga yung gusto ng Filipinos na movie. Kasi, but this PBB, this festival, lahat ng genre andyan eh. So, I'm sure meron at merong manonood ng yung mga tao. Yung pupuntahan ng mga tao. Wala bang awkward moments noon? Meron, how do you handle? So, how do you handle? Kami ni Maris, yung nagiging open namin sa isa't isa, I feel like it's a bond na hindi ko masasabi meron ako sa lahat ng tao. And we were able to make the movie without really having to deal with any negative problems. Or never kami, hindi namin kinailangan mag-consult sa mga managers namin or anything. For me, para sa akin, mas na-enjoy namin yung paggawa ng movie, yung proseso. And I feel like it made us even better friends, you know, through the process of making it. Wala naman naging nag-away, nagkakasarang kami sa set bago mag-take. Pero wala yung mga major na alitan o away. Never naman nag-happen. Never nangyari. At least may alitan ka na word. Okay. Nalilito na nga hindi laki. Thankful kami sa kanila. Kasi I know iba yung support nila. I know ibang Marnigos din na nag-root sa relationship namin na mauwi sa totohanan. And may times na hard for us and I know nahirapan din sila. Diba? Kasi iba naman talaga kapag nag-root ka ng love team. Gusto mo sila magkatuluyan. And yun lang talaga, you can't force things to happen. So, support. Thank you for supporting you until now. Nakakatuwa, siyempre. I mean, even if we go through a lot as a pair, nandiyan pa rin sila. Minsan, yung mga days na hindi okay yung panahon, hindi okay yung mga nangyayari. And you see that they're heartbroken. Siyempre, nababasa rin namin yung mga tips nila. Dahil binibigay nila yung lahat nila, puso, lahat, emosyon. And para sa amin, ayaw namin isipin nila na walang ibig sabihin yun sa amin. You know, it means so much to us. And we appreciate them, every little thing that they do for us. And para sa amin, we're very grateful to have each other as much as we're grateful to have them. And like what I said, if given the chance to work together, I'll do it again. And if it happens, it happens. Yeah. Like what Marie said, if
if it's meant to be, it will find its way there. Ayun for me, sa akin naman, siguro. sa nangyari sa amin ni Inigo, mas okay na to keep things friendly. Yeah. Na parang, dyan yun na lang sabihin sa mundo ko. Sigurado. Yeah. Ikaw. Same, I mean, as much as possible, if there were to be something more, I mean, deeper with anybody, keep it to yourself kasi mas marami kang masasaktan hindi lang sarili niyo. And, you know, as much as possible, you'd wanna, you know, keep them away from being heartbroken. And also yourself, so mas less na tao na masaktan. And I don't know, I feel like I had more things to be grateful for more than regrets. I'm all for it. Supportive ako kung may magandang mangyari sa life ni Inigo. Like, you know, yung love, pag dumating yan sa buhay mo, parang dapat mas masaya ka. I mean, dapat maging masaya ka para sa tao. Maurice is, Maurice is honestly such a beautiful person inside and out, and she honestly deserves the best. And if someone were to come into her life that would show her exactly that, honestly, I'm all for it. And she deserves someone that will be there for her. Ito nga, asal lang naman si Papa P sa amin palagi. Oo naman. Basta, pag nandiyan kami, medyo, parang ina-assure niya kami together. Ina-assure lang talaga kami ni Papa. Yeah, pero sobrang cool kasi even them, they have such a cool friendship. Yes. Hindi yung parang tito. Actually, parang level naman lahat. Yes. Level. And, yun, nagiging close kami tatlo pag married kami out of the country tour. So, masaya naman pag may mga ganong event. Everything's going well. The crossover that we're doing, syempre. Nakatuwa to see people's reactions. You know, I did a show in Anaheim for a non-Filipino audience, but to see that, you know, Filipinos are still supporting it even if they know it's not a non-Filipino show. And I've also decided I'm still gonna continue singing Tagalog songs even if it's a non-Filipino audience, because what we're doing is we're promoting OPM, and just as much as K-pop is singing Korean songs, as much as Spanish people are singing Spanish songs, I want to be able to represent the Filipinos and sing Tagalog songs all the way. And, you know, just like what I said with K-pop and reggaeton, I feel like it's perfect time for us to share our music. We're known to be good performers, good singers, but we never get to put out original content. And masaya ako na ngayon nagkakaroon tayo ng opportunity at sinusuportahan tayo ng syempre ABS-CBN para magawa natin 'yon, kasi sobrang laki ng mundo, and you know, we deserve to share our music to everybody else. Subscribe sa Push YouTube channel para lagi kayong updated sa mga chika sa Push Now na!